Hello, Bridge. Check, check. Radio check. Loud and clear. Kumusta po kayo dyan? Hello po, mga kapaano. Sa araw na to ay meron tayong pag-usapan. At ito ay... Simula, kung bago pa po kayo sa channel ko, click like, comment, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ko po kayo pag meron kong bagong videos. Yan po ay maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong na po sa channel ko. So ang ginagawa ko ngayon ay hinahanda ko muna kung ano yung mga kakailangan kong isulat. Nandyan yung nilagay ko muna siya na zero error by sun, pecha, oras, posisyon, gyro course, magnetic course, variation ng isang lugar, at yung bearing ng body natin, which is sa araw na to ay ang araw. Isa po sa kakailangan natin dito para ma-solve natin yung zero error is yung Nautical Almanac. Saan nga ba galing ang Nautical Almanac? According to Britannica, ito po yung sabi niya. Astronomical Observatory and until its closure in 1998, the oldest scientific research institution in Great Britain. It was founded for navigational purposes in 1675 by King Charles II of England at Greenwich. And the astronomer in charge was given the title of Astronomer Royal. Its primary contributions were in practical astronomy, navigation, timekeeping, determination of star positions, and almanac publication. The observatory began publishing the Nautical Almanac, pinag-uusapan natin ngayon, noong 1766 with the data for 1767, which established the longitude for Greenwich as the baseline for the time calculations. The almanac popularity among navigators led in part to the adoption in 1884 of the Greenwich meridian as the Earth's prime region, or the zero longitude, and the starting point of the international time zones. At ngayon po, dahil alam kong ready na kayo, sundan niyo po ako sa video na to at huwag na natin patagalin. Let's go! So dahil sa meron na tayong almanac, ano ang susunod nating kailangan? Ito ay ang Nories Nautical Table. Ang librong ito ay naglalaman din po ng maraming mathematical conversions. Ano pa bang kailangan natin? Ito ay ang... Sa ngayon po, ito lang ang kailangan natin. Pero mayroon pang isang kulang. Ano nga ba? Ito ay ang... Pelorus. So, ano nga ba ang nasa loob ng isang Nautical Almanac? So, sa mga unang pahina nito, mapapansin nyo po agad na meron kayong makikitang kalendaryo sa taon na to at sa susunod na taon. Meron din siyang mga fixed na holidays and festivals, seasons, phases of the moon, eclipses. At sa bandang pinakababa pa nito, makikita nyo po merong nakalagay na explanations on astronomical
characters. So, ano nga ba ang kahalagahan nito? Mga kapaano, dito po natin makikita ang tunay at tamang simbolo ng mga celestial bodies na ino-observe natin. Sa napapansin nyo po ngayon, meron po mga astronomical symbols dito sa compass error na, well, hindi naman po siya mali kasi ang importante naman po dyan is yung observation. Pero ang in-emphasize ko lang po ay meron po siyang mas tama na symbol, which is nakikita natin sa first page of the Nautical Almanac. At ngayon, ihanda ang pinakaunang kailangan, papel at ballpen. At kapag nasa kamay nyo na ang Pelorus at ando na kayo sa repeater na napili niyo po, bantayan nyo lang po yung bubbles sa magkabilaan sapagkat ito po ay indicator natin na hindi po tabingi yung Pelorus. At kapag nakita natin na nakalapat na po ng maayos yung Pelorus, pwede na nating itapat yung salamin para magkaroon tayo ng reflection or white shadow na tinatawag ng iba. At dito po natin makukuha ang hinahanap nating gyro bearing. Ang mga barko ay meron pong tatlong gyro repeaters. Meron pong port side repeater, starboard side repeater, at center repeater. Dahil sa oras na yan ay hapon na rin, palubog ng araw, napag-isip ko na pwede ko nang gamitin yung center repeater dahil ang body naman na in-observe ko ay nasa bandang port bow lang. At due to some circumstances like course alteration at piracy watch reports, patigil-tigil po ng pagkuha ng video ang tutorial na to. Ang pinaka-nakuha kong gyro bearing ay 205 at yung heading ko po ngayon ay 243 or yung gyro course natin. Make sure kinumpare ko yung steering wheel ko at saka yung gyro compass na saktong 243. At pagkatapos niyan ay pwede na nating kunin yung magnetic course naman natin. Sa pagkuha ng magnetic course, medyo nahirapan po ako kasi medyo malayo po siya. Tapos at the same time, mahina po yung ilaw at mapapansin niyo po na masyadong maliwanag yung proba. Anyways, ang nakuha ko pong magnetic course ay nasa 242.5. Sa napapansin nyo po, ang ginagawa ko ngayon ay kumukuha na pa ng variation na sa isang locality. At yan po yung pinaka last waypoint ko bago kami pumasok sa Red Sea. So sa pagkuha ng variation sa locality, kunin mo lang yung compass rose sa Eclipse, click mo siya. Peak report. Makikita nyo po doon yung magnetic variation. Kapag clinic mo na po yun, makikita mo yung details na variation sa isang locality. At nakikita nyo naman po na ang variation sa lugar na to, Gulf of Aden, is 1.5 east, zero annual change since 2020.
Ang nakikita nyo po ngayon ay ang GPS repeater. May position siya at nakikita nyo po ay 0949 UTC. Ngunit sa local time, halos mag-alauna na ng tanghali. At to be sure, ipakita ko rin sa inyo na andito po kami sa coordinates na plus 3 UTC. At dahil sa special care sa akin, nag-print na ako ng mas maganda, mas clear. Sana all. So ngayon guys, mga kapaano, i-gather na natin lahat ng mga information at details na nakuha natin kanina. Yung petsa, yung oras, minus dun sa stopwatch para makuha natin ang corrected GMT. Ngayon, ang tanong ay bakit po siya nilagyan ko ng araw? Kasi yung minutes at seconds, kailangan natin yan sa increments pagkuha natin mamaya ng LHA. So, proceed tayo guys, mga kapaano. Isulat na natin yung latitude, longitude, variation, tsaka gyro bearing. So ngayon, kailangan na natin i-solve ang LHA. At dahil dyan, kailangan natin mag-magic ulit. So, andito na tayo sa February 22, 2023. Oras ay 09:00 hours UTC. At nakikita nyo po yung GHA side niya ay 311.37.7. So, yan po ang isulat natin. Pag nakuha na natin yung GHA ng body or celestial body na napili natin, right away, punta na tayo sa increments and corrections page. So, sa naalala nyo kanina, yung GMT or yung oras natin ay nasa 50 minutes and 52 seconds. Dito sa page na to, nagkakaroon ng value ang minutes and seconds. So, sa nakikita nyo, ang 52 seconds ay 12 in 43 seconds. So, yun ang magiging value niya. Kaya, isulat na natin. Sa pag-compute naman ng true GHA or corrected GHA, i-add lang natin yung GHA at increments. At the sum of that will give us the true GHA or corrected GHA of the sun. At pagkatapos nyan ay i-add na natin yung longitude. Kapag na-add na natin yung longitude, huwag natin kalimutan yung turo sa atin noong academy days or college days na gel. GHA to LHA kapag is longitude ay plus. Or magkakaroon tayo ng gel kapag kukuha tayo ng LHA mula sa GHA. At kapag tayo naman ay nasa west longitude, mangyari po lamang na i-minus natin. So, opposite naman yung gagamitin natin na pang-solve ng LHA of the sun. Sa point na yan, mga kapaano, ay nakapag-solve na tayo ng LHA. At ang result niya ay umabot siya na 369 degrees and 74.3 minutes.
So, kapag ganyan po yung nakuha nating result, ang gagawin lang natin ay mag-minus lang tayo ng 360 degrees. Ngunit, dahil sa sobrang busy ko ng time na yan, ang naisulat ko po ay 370. Anyway, ninote ko na lang na minus tayo dyan ng 360. So, 74 minus 00 ay cannot be. So, mag-borrow tayo ng 1 degree para magkaroon tayo ng minutes. So, 74.3 minutes minus 60 minutes will be 14.3. At 369 degrees minus 359 degrees will be 10 degrees. At dahil sa nag-minus tayo ng 360, magiging opposite na yung name natin. At bakit kailangan natin ang name? Dahil yung name na yan sa LHA ay magagamit natin mamaya sa pag-solve sa ABC method. At ngayon naman po, mga kapaano, ay kunin naman natin yung declination. Ano naman ang gamit itong declination? Ang declination ay kasama po yan sa pag-solve natin mamaya sa true bearing. Ito po ay magbibigay ng sagot sa letter B ng ABC method. So, sa nakikita nyo po, sa petsa at oras na yan, ang declination ay nasa 10 degrees 14.2 south. At sa bandang baba naman, kung napapansin nyo, meron po siyang nakalagay D, which is the decorrection of the sun. At dahil sa napapansin nyo naman po na decreasing yung declination natin, ibig sabihin, subtraction ang mangyayari. So, sa oras na yan, ang declination minus the decor na 0.9, magkakaroon tayo ng corrected declination na 10 degrees 13.3 south. At dahil sa meron na tayong LHA at meron na rin tayong declination, pwede na nating sagutan yung letter C ng ABC method. At dahil dyan, kailangan nating mag-magic ulit. Itong Nories Nautical Tables, ang nasa loob po nito ay sa mutsaring mathematical tables. Depende po sa paggagamitan niyo. Itong nakikita nyo po ngayon ay isa siyang tinatawag namin sa pagbabarko na boxing the compass. Hindi ka makikipag-away sa compass ha. So, tignan natin kung anong nasa loob nito. Ang nasa loob nito, kung nakikita nyo po, gaya ng sabi ko kanina, sa mutsaring mathematical problems. Nandyan yung traverse table, logarithms of trigonometric functions, natural signs, Haber signs, at yung hinahanap natin na table for ABC method. Sa bandang baba po ng table A, mga kapaano, may nakasulat po dyan. Ang sabi ay, named opposite to initial latitude. Okay, baliktarin daw natin yung name of the initial latitude. Latitude except when the D-long is greater than 90 degrees or LHA is between 90 to 270 degrees. So, ano lang ba yung value ng LHA natin kanina? 10 degrees 14.3. So, hindi siya saklaw doon sa sinasabi niyang LHA is between 90 to 270 degrees. So, hindi natin siya kailangang baliktarin. The name of our initial LHA, kung natatandaan nyo po, dapat yung initial latitude natin is north. At dahil sa nag-minus tayo ng 360, naging opposite na yung name niya, which is naging south. So, dyan po, magkakaroon lang tayo ng kaunting interpolation para makuha natin yung best value, which is, ang nilagay ko po dyan ay 1.20 south. So, moving on, mga kapaano, dito na tayo sa table B.
Ang babantayan naman natin sa table B is yung LHA pa rin natin at saka yung sinolve natin na declination. Ano ba yung declination natin? Ang value ng declination natin ay nasa 10 degrees 13.3 south. So, sa bandang baba ulit ng table B, may nakalagay dyan na always name the same as the final latitude or declination. Magkano ba, ano ba ang name ng corrected declination natin kanina? Diba south? So, ang kinuha ko dyan na value ay 1.02 south. Sa part na to, mga kapaano, ito yung pinakamadali na part sa lahat. Ito ay yung pag plus or minus ng A at saka B para magkaroon tayo ng C. So, dyan po, ang ginamit ko po na method ay addition. Bakit addition? Kasi napansin niyo po na yung A at B, meron silang same name. So, yan po isang indicator na addition yung gagamitan natin. At saka sa naming, syempre, pareho silang south, ang name niya ay south din. Ngunit ang tanong, paano kung unlike sign, north, tsaka south? So, ang magiging ano naman dyan, gagawin natin ay subtraction. At sa naming, kunin natin yung name na greater value. Total, so, ang total ko ng C natin, 1.20 south plus 1.02 south ay 2.22 south. Ngayon, dyan po sa baba ng table C, ang sabi niya ay, if A and B have the same name, C is equals A plus B and C takes the name of A and B. If A and B have different names, C is equals A minus B and C takes the name of A or B, whichever is the larger. The azimuth is north or south depending on the name of C, and east or west depending on the value of the LHA. So, east, if the LHA is between 180 and 360 degrees. And west, if the LHA is between 000 and 180 degrees. Kaya ang ibig sabihin nito ay meron na tayong names. South, kasi yun po ang final na name ng ABC natin kanina. At west, kasi yung LHA natin ay nasa 10 degrees lamang. At ang equivalent value po ng na-compute natin kanina sa ABC na 2.22 ay 24.7 according kay table C. Anyway guys, naka-double watch kami ngayon kasi nasa loob kami ng Gulf of Aden. Pero tuloy pa rin natin yung pag-solve. Okay, so ngayon huwag natin kalimutan yung quadrant na mahiwagang quadrant na tinuturo sa atin. Ito po ay yung 000 or 360 degrees tsaka yung 180. Kapag ang value ng C natin ay nagbigay siya ng name na north, east, ibig sabihin at east lang siya. Kung ano yung value niya sa table C, yun pa rin siya. At kapag yung name naman ay nagbigay ng south, east, ang gawin naman natin ay 180 degrees minus. Yun lang po yung tatandaan natin. Yung 000 or 360 or di, at saka yung 180. At yung katulad nitong nakuha natin ngayon na southwest plus naman 180 plus yung value nito. Paano naman kung ang nakuha ng value ay northwest? So, gamitin natin yung 360 degrees minus ng value na binigay ng table C. Ngayon mga kapaano, dahil meron na po tayong value sa table C na 24.7 southwest, ano pong dapat natin gawin? Ngayon, alam na natin kung paano gamitin yung quadrant. So, sa name na southwest, ang gagawin natin ay mag-add tayo sa 180. So, 180 plus 24.7, ang result ay 204.7.
kukumpute na natin yung deviation natin. Yung true bearing natin kanina ay 204.7, tapos yung gyro bearing natin kanina, kung naalala nyo po, ay 205. So yung gyro error natin ay nasa 0.3 west. So para hindi kayo malito sa naming ng error natin, gawin natin simple true diagram. So since we are always aiming for the true, ang true bearing natin ay ilagay natin sa gitna na 204.7. At yung gyro bearing naman natin na 205 ay nasa bandang kanan. Kasi di ba parang ang diferensya niya ay 0.3. At dahil sa ang hinahanap natin ay true, papunta po siya sa kaliwa, which is andoon po yung 204.7. Kaya ang name natin dyan ay west. Ngayon po ay isulat na natin yung gyro course natin. Kung naalala niyo po kanina, ang gyro course natin ay 243. At kapag i-apply natin yung 243 at yung gyro error, magkakaroon tayo ng true course na 242.7. At ngayon naman, i-apply na natin yung magnetic course, which is 242.5, kung naalala niyo po kanina. So ano po ang magiging result po nitong 242.7 at magnetic course na 242.5? Ang magiging result po niyan ay nasa 0.2 east. Bakit po? Kasi ang difference po ng 242.7 at 242.5 ay 0.2. Ngayon, sa naming naman, bakit naman po east? So, gamitan ulit natin ng kaunting diagram. So, yung true course natin, which is we are always aiming the true, ay 242.7. At dahil sa mas mababa itong magnetic course, nasa bandang kaliwa natin siya na 242.5. Yung difference niya ay 0.2 at we are aiming for the true, which is nasa bandang kanan, kaya yung direction niya ay papuntang east. Anyway guys, nakalimutan ko pala na isulat kanina yung gyro course natin at magnetic course. Yung gyro course natin ay 243 at yung magnetic course natin ay 242.5. At ngayon po, dahil meron na tayong magnetic error na 0.2 east, isulat na natin yung nakuha natin kaninang variation na 1.5 east. Ngayon, ang gagawin natin para makuha natin yung tamang deviation ay palitan natin ng opposite name yung variation. Imbis na east ay gagawin natin west. Gagawa po ako ng video para po dyan. So, dahil po, unlike name sila, ima-minus natin siya. 1.5 minus 0.2, ang total niya ay 1.3 west. Bakit po west? Kasi, pupunin natin dyan who has the greater number. Ngayon po, pupuntahan natin yung deviation table. Kung tama po ba yung computation natin, which is, we are aiming for 242.7. So ngayon, makikita nyo po, nasa, diba ito po yung vessel heading natin. Tingnan nyo po. So sa true course natin na 242.7, nasa kalagitnaan siya ng 225 to 270, which is nasa around 1 degree west siya. Okay. So dahil dyan, ito naman ay parang estimation lang na at least ang pinaka-importante dito is hindi ka masyadong malayo doon sa deviation card. At saka ang pinaka-importante din po sa lahat is yung name. At least at least hindi siya lumayo doon sa deviation table niyo. So guys, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa video na to. Sana po ay magkita tayong muli. Second Officer JB, out.